Mag-iisandang realista ang ilang gabi nang nasa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Nagpoprotesta sila laban sa anilay irregularidad sa eleksyon. Saksi si Corinne Cativaya. Mula noong May 10 o isang araw matapos ang eleksyon hanggang ngayong gabi, narito ang iba't ibang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kampuhan ng mamamayan laban sa dayaan. Sa ilalim ng mga puno, nagkampo at nagtayo ng mga tent ang iba para may masilungan. Bandang alas 9 ng gabi, tuloy pa rin ang programa. Karapatan ng mga mamamayang Pilipino ang magtipon-tipon at magpahayag ng aming pagkadismaya sa maruming halalan. Ang mga kabataan at iba't ibang sektor ay nire-reject ang tandem ng Marcos Duterte. Una, dahil sa napakamarumi at maanumalyang halalan. Mananatili raw sila rito hanggat hindi tinutuldukan ng COMELEC ang duda sa resulta ng eleksyon. Nauna nang sinabi ng COMELEC na handa silang imbestigahan ang mga ulat ng anumang irregularidad. Sa pahayag naman ni Attorney Vic Rodriguez, sinabi niyang dapat suportahan si Presumptive President Bongbong Marcos ng bawat Pilipino kahit anuman ang kanilang political color. Ayon sa PNP, ipatutupad nila ang maximum tolerance sa mga protester. Nagbigay na po ng instruction po yung ating OIC, si Police Lieutenant General Vicente Danao, na ang mga magbabantay po para po dito sa mga gagawin pong mga protesta ay to exercise maximum restraint and tolerance nga po. Ayon naman sa Manila Police District, pinapayagan ang rally kahit walang permit sa mga Freedom Park tulad ng Liwasang Bonifacio. Ako, si Corinne Cativayan, ang inyong saksi.